الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الذي حمل لواء الدعوة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Panginoon ang dakilang takapaglikha. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay dumakila at pumuri sa Kanya, lumuwalhati sa Kanya at magpasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, for how many weeks ang nakalipas ay hindi natin naipagpatuloy ang ating nasimulan ang ating pagpapaliwanag at ang ating paglalahad para sa mga kapatid natin na gustong matutong magbasa ng banal na Quran, higit lalo kung papaano yung tamang articulation sa pagbabasa ng banal na Quran. Ito po ay walang iba kundi ang Al-Qaeda An-Nuraniya. So alhamdulillah mga kapatid, sinimulan natin ito, so tapusin natin ito inshallah subhanahu wa ta'ala. So ako po ay humihingi ng pasensya sa inyo medyo sa mga delay na paglalahad at pagtatalakay sa bagay na ito dahil po ay back to normal na po tayo sa ating mga trabaho, sa ating mga schedule, kaya masyadong naapektuhan ang ating online study na may kinalaman sa bagay na ito. Subalit alhamdulillah sa pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa biyayang ipinagkaloob sa atin at walang humpay na biyaya na ipinagkaloob sa atin, alhamdulillah, kabila na rito yung oras, kahit papaano ay nagawa natin ng solusyon upang may pagpapatuloy ito. Na kung kaya huwag tayong bumitiw sa pagtuklas, pag-aaral at pagsubaybay ng mga Islamikong usapin, pagtuturo at iba pa. Dahil ito ay napakalaking bagay para sa atin, higit lalo sa panahon ngayon na ang kaalaman ay napakadaling makamtan, napakadaling matuto. Subalit sa kabila nito, maraming mga Muslim ang nagpabaya sa opportunity na ito na ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa mga kapatid. So atin ang ipagpatuloy ang ating aralin, Al-Qaeda An-Nuraniya. So ngayon mga kapatid ay tayo ay nasa ika-anim na aralin. Alhamdulillah. So tunghayan natin ang aralin na ito at na kung saan ay bahagi ng pag-aaral natin sa Al-Qaeda An-Nuraniya. So ang ating babalikan lamang yung mga dars, diba? Mula sa unang dars. Ad-darsul awwal. So ito yung unang aralin na may kinalaman sa huruful hijail mufrada. Huruful hijail mufrada. Ibig sabihin mga individual Arabic alphabets. At pagkatapos sa darsul thani. Huruful hijail murakkaba. Huruful hijail murakkaba. Ito na yung mga connected na mga letra. Ibig sabihin ay kinonect ang letra sa isa pang letra ng Arabic alphabet. Ad-darsu thalith. So pataas na pataas ang level ng sound ng ating kaida nuraniya. So pangatlong aralin, al-huruful muqatta'a. Al-huruful muqatta'a. So ito yung mga huruful na kung saan ay putol-putol, subalit ito ay kinonect sa isa upang maging isang buo at ito ay may kinalaman sa mga unang aya ng banal na Quran. Iba't ibang sura. Ad-darsur rabi'. Pang-apat na aralin. Al-huruful mutaharrika. Al-harakat. Fatha, kasra, dhamma. Al-huruful mutaharrika. So ito na yung mga voweled letters mga kapatid. Meron ng mga patinig ang mga katinig. At ang harakat o mga vowels sa Arabic ay ang fatha, basically fatha, kasra at saka dhamma. Kaya yan ay makikita natin mga example. Ad-darsul khamis. So pang limang aralin. Al-huruful munawwana. Additionally, at-tanwin. Fathatin, kasratin, dhammatin. So ito yung mga huruful munawwana. Ibig sabihin na nonated huruf
letters, mga kapatid, na kung saan yung nonation, yung tanwin, ito yung double fatha, double kasra, at saka double dhamma. Yung fathatain, kasratain, at saka dhammatain. At ad-darsu sadis, pang-anim na aralin, tadribatun ala al-harakati wa tanwin. Tadribatun ala al-harakati wa tanwin. So ito yung exercise na, mga kapatid, na may kinalaman sa al-haraka, may harakat, so voweled letters, at saka nonated letters. Alhamdulillah. So lahat ng ito ay natalakay na natin at nailahad na natin kasama ng ating digital presentation. Alhamdulillah. So ngayon, ito ngayon yung ating naging lesson ngayon, lesson 7, na walang iba kundi ang ad-darsu sabi' al-alifu s-saghira wal-ya'u s-saghira wal-wawu s-saghira. So energetic yung ating digital presentation, yung kanyang boses, digital voice, di ba? So dapat energetic din yung tao, di ba? Energetic din tayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So ito, ang aralin na ito, ikapitong aralin, ito ay may kinalaman sa al-alifu sagira, ang small alif daw, wal-ya'u sagira, at yung small ya, maliit na ya, wal-wawu sagira, at yung small waw, maliit na waw. So maliit na alif, maliit na ya, maliit na waw. So ang maliit na alif, ya, at saka waw, mga kapatid, ito ay may kaugnayan sa mad. Ibig sabihin, magpapahaba kayo. Magpapahaba kayo ng hanggang dalawang harakat. Hanggang dalawang tinatawag na beats. Okay, dalawang seconds, dalawang beats, dalawang counts. Yan, dalawang counts. Okay? So, ito ay may kinalaman sa pagpapahaba. So, pag meron kayong nakita, naobserbahan na maliit na alif na nakapatong sa itaas ng letra, at saka ang ya na maliit, okay? Ya na maliit, katulad dito. Yan. May nakikita niyo dyan yung kulay purple, pagkatapos ng hamza, diba, ng alif or hamza. So, meron siyang paganyan, para siyang, okay? Yung maliit na ganyan, paganyan. Yan. So, yan po ay considered na maliit na ya. So ito ipapahabain mo siya ng i. Okay, pag ang alif naman na nakapatong sa isang sa litra, nakapatong sa itaas, then a, magpapahaba ka yan. A, okay? Then i, at kapag waw naman na sagira, maliit na waw, katulad nito. So papahabain mo yung pagbigas ng letra. Wu, okay? So since na yung alif may kinalaman sa vowel na a, at yung ya ay sagira na may kinalaman sa vowel na i, at ang waw na maliit o maliit na waw ay may kinalaman sa u. Okay, a, i, o. So basically ang vowel sa Arabic is a, i, o. Okay, yun ang pinaka basic na vowel ng Arabic, a, i, o. So papahabain mo yung a, papahabain mo yung i, papahabain mo yung u. Okay, yun po yung alif awasagira, wawasagira, at saka ya asagira. So, umpisahan na natin ang ating exercise. Okay? Ba. So, makikita niyan, pinahaba niya. So, may litrang ba. Okay? Ba. Kasi pag wala pa siyang vowel, ba. Wala pa siyang tinatawag na pagpapahaba, ba. Pero pag pinahaba na siya, ba. So, napapahaba yun. Kasi nga, mayroon siyang tinatawag na alif sagira sa itaas. Diba? Nakapatong sa itaas. Diba? Nasa itaas na bahagi. Ba. Diba? Ulitin natin. Ba. Ba. Diba? So, kapag i-detalyado natin yung ba na yan, paano bigkasin? Ba. Fatha alif sagira. Ba. Okay. Ba. Fatha alif sagira. So, unang-una, yung pamamaraan ng ang kaida nuraniya ay detalyado yung pagbigkas. Hinihimay-himay ito. So, babanggitin muna natin ang pangalan ng letra, which is ba. Okay? Pagkatapos yung harakat nito, ibig sabihin yung vowel nito, which is fatha. At pagkatapos yung alifus sagira, then the result. Okay? That is the pamamaraan, mga kapatid. Okay? Yung sabihin natin sistema ng kaida nuraniya. So, una, basahin, babanggitin mo yung pangalan ng letra, ba. Pagkatapos babanggitin ang pangalan ng letra, yung harakat nito, yung vowel nito, fatha.
Pagkatapos, walang iba kundi ang alifus sagira. Okay, babanggitin. Pagkatapos ng fatha, yung vowel niya, ay ang alifus sagira or yao sagira or wawo sagira. Then the result. Okay, pakinggan natin ulit. Ba. Ba, fatha, alif, sagira, ba. Ba, fatha, alif, sagira, ba. So, ba, fatha, alifus sagira, result, ba. Okay. Ulitin natin. Ba. Ba. Ba, fatha, alif, sagira, ba. Ba, fatha, alif, sagira, ba. Simple yan. Ba, fatha, alif, sagira, ba. Okay. Ba, fatha, alif, sagira, ba. Okay. Another. Next. Ya. So, yan po ay ya. Ya. Okay, yan ay pag, yan po yung result. Ya. Okay, yan po yung resulta na. Pero pag detalyado. Ya, fatha, alif, sagira, ya. Ya, fatha, alif, sagira, ya. Diba? Malinaw. Ya, fatha, alif, sagira, ya. Ya, alif, fa. Ya, alif, ya, alif, fatha. Ya, alif, nama. Ya, alif. Hindi, mali. Ya, fatha, alif, sagira, ya. Ya, fatha, alif, sagira, ya. So, huwag kayong magkamali, ha? Kasi pag nasundan nyo talaga itong pamamaraan ng kaida na rin, ya, perfect na perfect talaga. Pwede na kayong magturo. Okay? So, kinakailangan huwag kang magsumuway. Kailangan mag-comply ka sa batas. Diba? Para marunong ka na rin magturo nito. So, ya, fatha, alif, sagira, ya. Okay? Ra. So yan po, ang ra ay mufakham. Pakatandaan po natin, ang ra ay mufakham. Ang ibig sabihin ng mufakham ay makapal, heavy letters. Ibig sabihin ay mabigat na letra kapag ito ay fatha at saka dhamma. Ra, fatha, alif, sagira, ra. Ra, fatha, alif, sagira, ra. Okay? Yan, ra. Ra, fatha, alif, sagira, ra. Okay. Ma. Ma. So, yan po yung resulta. Mim, fatha, alif, sagira, ma. Mim, fatha, alif, sagira, ma. Okay. Ma. Diba, para pang tawag ma. Hindi me, ha, me. Kundi, ma. Huwag naman parang kambing. Ma. Ma, fatha, alif, sagira, ma. Okay. La. La, di ba? La. Lam, fatha, alif, sagira, la. Okay. Lam, fatha, alif, sagira, la. La. Huwag niyong lagyan sa la. Huwag ganun. Huwag niyong lagyan ng punto o point sa dulo. Kasi pag ganun, ay ang kinalabasan, merong hamza sa dulo yan. La. Ganyan. Mali po yan. Okay? La, fatha, alif. Lam, fatha, alif. Lam fatha alifu sagira la. Para lang siyang, hayaan mo na siyang mag-vanish. Ika nga, vanish ba ang tawag niyan? Vanish or vanish? Anyway, hayaan mo na siyang maglaho sa tanataw na dulo. Okay, huwag mo lang siyang lagyan ng parang maigsing o okay, emphasize na tanatawag na pag-stop. Okay, otherwise magiging hamza ang dulo. La, hindi po, la. Okay, kundi la. Para siyang umaanod sa tinatawag na hangin. Wa. Wa. Diba? Hindi wa. Okay. Waw, fatha, alif, sagira, wa. Waw, fatha, alif, sagira, wa. Na. Na. Diba? Nun, fatha, alif, sagira, na. Nun, fatha, alif, sagira, na. Na. Diba? Na, anyway, ang nun ay hindi siya gunna kapag mayroong harakat. You know? Yan po ay hamza. So, balit ay, pag nilagyan ng vowel, nagiging a. So, a. Hamza, fatha, alif, sagira, a. Hamza, fatha, alif, sagira, a. Ha. Ha. Ha, fatha, alif, sagira, ha. Ha, fatha, alif, sagira, ha. So, yan po ay ha, hindi ha. Okay? Kundi ha. A. A. So, ibig sabihin, pag nakakita kayo ng ay na mayroon pataas,
O anumang litra at mayroon tinatawag na no, mayroong alif o sagira sa taas, ibig sabihin ay papahabain nyo yun. Okay? Kaya nga maraming, kaya nga dito, basically, dito talaga, ito talaga yung training ground, yung kaida nurania. Otherwise, kapag hindi mo natutunan ito, hindi ka marunong magpahaba sa pagbabasa ng Quran. Tandaan po natin yan. Ayn, fatha, alif, sagira, a. Ayn, fatha, alif, sagira, a. A. Yan po yan. A. So dito yan, no, sa halqiyah. Yan po ay litrang kabilang sa halqiyah, lalaugan. A. Okay? A. Ha. Ganun din yung ha. Ha, fatha, alif, sagira, ha. Ha, fatha, alif, sagira, ha. So ang pagkakaiba ng ha ay ang ha, ito po ay mula sa tinatawag na jawfiya, litrang kabilang sa lumalabas sa jawf, doon sa kaloob-looban. Okay? Samantalang ang ha ay kabilang sa litrang lumalabas sa tinatawag na halqiya, dito sa lalaugan. Okay? Ha, ha, ganun po yan. Gha. Gha. Okay, another halqiya letters, ibig sabihin lumalabas sa lalaugan. Ghain fatha alif saghira gha. Ghain fatha alif saghira gha. Gha. So ang ghain, mga kapatid, ay laging makapal yan, laging mabigat na litra. Kaya ang gha, hindi ga. Okay, hindi ga. Kasi ang ga, tawagan mo na sa Bisaya daw, uy, ga. Ayaw pumunta rin, ayaw pag dito ga. Okay, kundi yan po ay gha. Okay? Gha. 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 Ghain fatha alif saghira gha. Ghain fatha alif saghira gha. Kha. Kha. Yan po ay kabilang din sa makapal na litra, yung tinatawag na, sabi natin na kha. Okay? Kha fatha alif saghira kha. Kha fatha alif saghira kha. Okay? Okay. Kabilang ba? Kung ako nagkamali. May meron akong mali, mga kapatid, ituwid niyo ako, ha? Da. Ta. Okay. Tama, tama, tama ba? Kabilang ba yun sa... wait natin, check natin ha. Kung ang ghain ay kabilang ba sa makapal na letra? Okay. Kasi pag wala na talagang practice at minsan na ituturo, nag-ano tayo, nagkakalimutan natin yung mga rules, di ba? Okay. So, tingnan natin sa ating... ginawang ano, hands out. Okay, yes. Yes, kabilang nga, ang ghain ay kabilang sa tinatawag na litrang makapal. Always. Daiman. Ito po yan. Pinag-isa ang mga litrang khasun, dagtin, qaz. Okay, ibig sabihin ang kha, ang sad, ang dad, ang ghain, ang ta, ang qaf, ang za. Yan po ay mga litrang kabilang sa makapal or heavy letters, mga kapatid, ng pagbigas. Ano man ang haraka na kanilang na meron sila, na meron ng mga ito. Okay, so hindi tayo nagkamali, alhamdulillah. Ta fatha alif saghira ta. Ta fatha alif saghira ta. Okay. Sa. 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 Sa fatha alif saghira sa. Sa. Okay, sa fatha alif saghira sa. Sa. Okay, maraming mga nagkakamali ang pagbanggit dito, mga kapatid, kasi hindi na mabigas ng tama yung sa. Napakasimple lang yan, sa. Sa. So yung dulo ng dila, itong dulo ng dila, ilalakip niyo po doon sa iloob na itaas na bahagi ng iyong ngipin. Okay, dito sa, then produce the sound sa. Okay, wag niyong ilagay ang dila niyo sa pagitan ng dalawang ngipin niyo sa itaas saka sa baba. Sa. Hindi ganun po yan, kasi mayroon po talaga siya. Okay, kundi sa. Okay. Sa. Sa. Sa fatha alif saghira sa. Sa fatha alif saghira sa. Ja. Ja. Jim fatha alif saghira ja. Jim fatha alif saghira ja. 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 Nakaprotrude yung bibig. Ja. Okay. Ja. Okay, nakita nyo? Ja. Para kayong humahalik. Ja. Okay, hindi za, kundi ja. Nina? Da. Da.
دال فتحة ألف صغيرة دا دال فتحة ألف صغيرة دا أوكي ذا 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 يعني itu nama ذا 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 okay parang sa din kaso lang ang sound is ذا ini ذا okay ذا الفتحة ألف صغيرة ذا ذا الفتحة ألف صغيرة ذا ذا so ito is ذا ذا okay ذا iba yung ذا sa ذا ذا فتحة ألف صغيرة ذا ذا فتحة ألف صغيرة ذا سا سا سين فتحة ألف صغيرة سا سين فتحة ألف صغيرة سا شا 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 عندي شا كوني شا شين فتحة ألف صغيرة شا شين فتحة ألف صغيرة شا صا 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 صاد فتحة ألف صغيرة صا صاد فتحة ألف صغيرة صا أوكي صا يبا يون سا سا صا 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 أوكي ضا 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 إن يبا يون دا دا سا ضا ضا ملينا يان أي ماني دا إتو أي ما كبال ضاد فتحة ألف صغيرة ضا ضاد فتحة ألف صغيرة ضا ما قبل يانا ضاد أتساق يون صاد طا أتساق يون طا ما قبل دين يانا مغا لترا طا سو إيتو أي تا تا نورمال طا أب نورمال طا إبك سبي ماني بيس تا طا ما قبل طا طا إيتو أي تا تا طا سو بارم para siyang mag-ano dito, pa, pero may laman dito sa loob. Pa, fatha alif saghira, pa. Pa, fatha alif saghira, pa. Va. Va. Uy, may pato. Okay? Makapal din ang litrang va, mga kapatid. Va, fatha alif saghira, va. Va, fatha alif saghira, va. Fa. Fa. فا فتحة ألف صغيرة فا فا فتحة ألف صغيرة فا قا قا يعني بوي مقابل يون قا يون قاف قاف فتحة ألف صغيرة قا قاف فتحة ألف صغيرة قا قا كا كا so يون بو أي ماني بي so إتو أي كا فتحة ألف صغيرة كا كا فتحة ألف صغيرة كا So, yan po ay manipis. Ko. Yan po ay makapal. Ko. Ka. Sa iba yung ko sa ka. Ka. Ito isa is ko. So, ito po ay makapal. Malinaw? So, ang makapal ay ito yung mga makakapal na litra. Kasing kapal ng kaibigan mo. Ko. 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 Sa. Sa. Ba. Ba. طا طا ظا ظا قا قا so lahat po yan ay makapal na mga letra okay so na kung kaya ito lahat ay may kinalaman sa alif sagira ibig sabihin papahabain mo kapag meron kayo nakakitang maliit na alif na nakapatong sa ibabaw ng letra ibig sabihin yon yung litrang ito ay papahabain mo na merong sound na a okay tulad nito ba ba ya ya ra ra ma ma la la wa wa na na a a ha ha a a ha ha ga ga kha kha ta ta sa sa جا جا دا دا ذا 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 سا سا شا شا صا صا ضا ضا طا طا ظا ظا فا فا قا قا كا كا so diba no, nakikilin mo tayo kung ang ra pala ay makapal din siya.
Subalit, hindi lahat ng pagkakataon, hindi katulad ng mga naunang makapal, ay talaga makapal sila anuman ang kalagayan, anuman ang sitwasyon. Samantala ang ra, magiging makapal lamang siya, magiging makapal lamang ito kapag ito ay fatha ang harakan niya or a o kaya ay dhamma or u. So ladako tayo ngayon sa ya asagira. I. So yan ay i. Bakit naging i? Hamza kasra ya sagira i. Okay. Hamza kasra ya sagira i. So makikita ninyo yung correspond ng tinatawag na ng pagpapahaba na kasra o i ng i ay kasra. So kinakailangan yung haraka, yung vowel ng letra ay kasra. Tapos sinundan pag sumunod kasunod ng kasra ay ya o sagira, ibig sabihin ay magiging mahaba ang tinatawag na letra, ang pagbigkas ng letra na ang vowel nito ay i. Okay? Katulad nito i. Di ba? O kasi bakit? Kasi nga yung vowel ng alif o ng alif ng hamza ay kasra. Okay? At kasunod ng kasra ay walang iba kundi ya o sagira. Kasi correspond po 'yan. Para maging mahaba ang i, kinakailangan kasra ang haraka o ang vowel ng letrang na una sa ya o sagira. Katulad ng sabihin natin ng a, mahaba yung a, 'di ba? Mahaba yung a sapagkat ang correspond ng alif o sagira, kinakailangan ay fatha ang haraka ng litrang nauna sa kanya. Katulad ng ang waw sagira, pag mahaba lamang ito, kapag ang correspond na haraka o vowel ng litrang nauna sa waw sagira ay dhamma. Okay, ulitin natin. Hamza kasra ya sagira i. So hamza kasra sagira, hamza kasra ya o sagira ki i pala, sorry. Hi. Ha kasra ya sagira hi. Ha kasra ya o sagira hi. Okay? Ha kasra ya o sagira, then result hi. Okay? So ito naman ay waw sagira. Wu. Wu. Waw dhamma waw sagira wu. So waw dhamma waw sagira wu. So mapansin natin, so yung correspond ng waw sagira ay ang dhamma. Kailangan ang litrang, ang vowel ng litrang nauna sa waw sagira ay dhamma upang ito ay maging mahaba ang pagbigkas. Hu. Ha dhamma waw sagira hu. Ha dhamma waw sagira hu. Last but not least. U. U. Kasi kanina ito. I. A. U. Okay. Hamza dhamma waw sagira u. So hamza dhamma waw sagira u. So napakadali mga kapatid. So ngayon na. Okay. Ba. Ba. Ya. Ya. Ra. Ra. Ma. Ma. La. La. Wa. Wa. Na. Na. A. A. Ha. Ha. A. A. So mayroong ditong ano sa ibaba. Harful iqlab, ang harful iqlab daw ang harf na may kaugnayan sa iqlab, which is yung ba. Okay? Kasi nag-iisang litrang ng iqlab ay isa lang, ba lang siya. Okay? Iqlab. Huruful idgham. Ang huruful idgham naman, ito yung mga litrang kabilang sa idgham. So tandaan po natin na yung nasa ibaba, makikita natin 'yan. Yung ba daw ay kabilang sa huruful iqlab. Ang huruful idgham naman, ito yung mga litrang kabilang sa huruful idgham. Idgham, yun yung walang iba kundi ay ya, ang ra, ang mim, ang lam, ang waw, at saka nun. So, anim na litra.
anim na litrang kabilang sa huruful idgham ay walang iba kundi ang ya, ra, mim, lam, wa, sa kanu. Kaya pinag-isang yarmalun. Yarmalun. Okay? So yun po, wag natin kaligdaan yan, ha? So ito po ay may kinalaman kapag ang nauna sa mga litrang ito ay nun na sukun or tanwin. Ang huruful idhar naman ay bukod sa ba at saka sa hurufu al-idgham. So lahat ng natira ay walang iba kundi ay hurufu al... Ay, hindi pala, sorry. Ang huruful idhar ay mayroong anim din na litra. Ito ay katulad ng hamza, ha, ain, ha, gha, at saka ha. So para madaling makamasaulo, so hamza, then yung ha, then pagkatapos yung dalawang magkasunod na ain at saka ghain, at yung anada na dalawang magkasunod na walang iba kundi ang gay, ha at saka kha. So hamza, ha, okay, then ha, kha, ain, ghain. So yun po ay kabilang sa mga idhar. So ibig sabihin dito, ang huruful idhar kapag nauna sa mga litrang ito, alinman sa mga litrang ito ay ang nauna sa kanya ay nuna sukun or sabi nating ay tanwin, anumang klaseng tanwin, ibig sabihin magiging maliwanag ang pagbanggit ng nun at saka tanwin kapag kasunod ang mga litrang ito, huruful idhar. Samantara ang idgham, hindi na maging malinaw ang nun na sukun at saka tanwin kapag kasunod nito ay kabilang sa mga litrang idgham. So mayroon pong rules yan, inshallah matatulakay natin sa mga susunod, inshallah subhanahu wa ta'ala. Magiging tinatawag na para siyang magiging doble na yung letra, okay, sa halip na nun or sukun or tanwin, subalit magiging doble, parang magiging double sound o double consonant. Ang huruful ikhfa naman, yung sa ibaba, pinakaibaba, huruful ikhfa ay mayroong 15 letra. Ito po yung mga letrang hindi kabilang sa iqlab, hindi kabilang sa idhar, at hindi kabilang sa idgham. Lahat is, tawag dyan is hurufu al-ikhfa. Hurufu al-ikhfa. So buka, oh, okay, malinaw. So balit, merong another huruf naman, which is kinuha sa mga huruf na ito, ang huruful qalqala. Ang huruful qalqala, ibig sabihin ay kapag ang mga litrang huruful qalqala ay nagiging sukun, ay parang bouncing or vibrating letters. Yung tinatawag na qalqala. Okay? Limbawa, qul huwallahu ahad. So yun yung parang bouncing ad. Okay? At ito ay mayroong 5 letra lamang. So, qaf, ta, at ba, jim, at saka dal. So, yun po ay pinag-isa na qatabun jad. Okay? So, qatabun jad. So, tanong, ano ang litrang na kung saan ay nag-iisang huruful al-iqlab, harful iqlab? Yan po ay ba. You know? So ilang litra ang huruful idgham, huruful idhar? 6 sila. 6. At ano ang tawag sa huruf bouncing letters or vibrating letters? Ang tawag is huruful qalqala. Ilan lahat? 5. Qatabun jad. At yung the rest is huruful ikhfa. Hurufu al-ikhfa. So ibig sabihin dito ang qalqala, buko ang litrang kaf, buko sa siya ay kalkala, kabilang siya sa tinatawag na ikhfa. Ganun din ang ta. Okay? Kabilang sa, ang kalkala na ta ay kabilang sa litrang ikhfa. Samantalang ang ba, kalkala siya, subalit siya ay kabilang sa harfu al-iqlab. Ang jim ay kabilang sa, bukod sa kalkala, siya ay kabilang sa huruful ikhfa. Ganun din ang tinatawag na dal. Kabilang, ibig sabihin, lahat ito ay kabilang sa huruful ikhfa. Ito mga kalkala na ito, lahat ay kabilang sa huruful ikhfa, maliban lamang sa litrang ba, dahil ang ba ay iqlab. Okay? So, hope na huwag niyong kalimutan yan, dahil magagamit natin yan sa mga susunod na aralin at darso thamin at darso tasi at iba pa. Okay? So yung mga kapatid, so ito yung mga highlights ng darso thamin. Medyo nakaka-excite sa mga bago pa. Yan. Almad. Yan po yan. Alin. Almad at saka tinatawag na alin. Okay. So, sa ngayon, ito po ang tinatawag na ating aralin. So, ako po ang inyong kapatid sa Pananampalatayang Islam na si Alimuddin Onofre Elias. Nawa kayo ay nag-enjoy sa ating lesson. Ito po,
Ulitin ko po, ito po ay para po sa mga beginners, para po sa mga baguhan pa lamang, nag-uumpisa pa lamang. At hindi po po ito sa mga matanda na sa pagbabasa, marunong sila sa pagbabasa. Pero kung gusto mo mag-watch at wala kayong nagawa at nanood kayo dito, alhamdulillah. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong pagsubaybay. Nawa ay lahat ay gantimpalaan tayo ng Allah at nawa ay tanggapin ng mula sa atin ang mabuting gawain, tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala at patawarin ang ating mga kasalanan at tayo ay kanyang kahabagan. So, juzitum khairan wa barakallahu fikum. Nas'alallaha yuwaffiqana bima qulna wa sami'na. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siya nga pala, don't forget to like and follow my page and subscribe my YouTube channel. Nandun po yung tinatawag na sa itaas yun, yung tinatawag na mga link ng ating Instagram page and YouTube. Maraming pong salamat. Adios. Adios, masalam. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.